Himbalang nabuhay ang isang taong gulang na batang lalaki nang huminto ang tibok ng puso dahil sa pambubugbog ng sariling mga magulang sa Compostela, Cebu. May ulat si John Arua. Pinubugbog, pinapaso ng sigarilyo at pinagkakagat ang iba't ibang bahagi ng katawan. Yan ang kalunos-lunos na sinapit ng isang taong gulang na batang lalaki mula sa mismong kamay ng kanyang mga magulang sa loob ng kanilang bahay sa Compostela, Cebu. Kinilala mga salari na sina William Valiente at Hilda Dacqua. Pinaniniwalaan na lulong sa iligal na droga ang ina at ama ng bata. Ayon sa polisya, may kakambal ang batang lalaki na isang babae na binubugbog rin. Ngunit ang lalaki ang laging minamaltrato ng mga magulang. Ang dahilan, hindi gusto ng mga magulang ang batang lalaki dahil daw duling ito at iyakin. Minsan din anya ay tinatapon ng batang lalaki sa labas ng bahay. Kung tayo na sir na binugbog ng bata sir, magamit sila ng ilegal na droga sir. Pagkatapos nilang gumamit, umiyak yung anak, binugbog ng sa mama at sa papa. Pero hindi yung isang bisis lang ginawa lang sir, maraming bisis na kulat na ginawa. Matapos hindi na gumagalaw at humihinga ang batang lalaki, tinabunan na lamang ito ng puting kumot at iniwan ng mga magulang sa loob ng kanilang bahay. Nasunog yung talampakan niya sir, parang nasuwa ng sigarilyo sir. Talikuran ng bata sir, maraming ng tao. Pati yung tayo nga sir, nabutas kasi may kagat din. Nang makita ng tiyahing at kapitbahay ang nangyari sa bata, ay agad itong dinala sa ospital matapos magtamo ng malubhang pasa at sugat sa katawan. Nakita ko na lang yung bata na yung tail niya, maputi niya. Nagsakula ko ng tiyahing ko. Tinatawag ko kasi hindi ko na alam kung paano. Kapos na ako sa bata. Kaya hindi na makagalaw. Pagtanaw na ako sa bata, ngalusad na gusto sir ba? Humingi ako ng sakulo sa kapitan para dalhin namin sa ospital. Nung nabalita sir na yung bata daw namatay na, mga siguro 4 na oras yun, hindi na wala na heartbeat. Buti na lang yung time na dadalhin na sa morgue, gumalaw daw yung bata. Patuloy pang binabantayan ang kondisyon ng bata sa Vicente Soto Memorial Medical Center at nakatakdang isailalim sa operasyon dahil sa namumuong dugo sa utak dala ng matinding pagkabugbog. Sa mga kamag-anak muna pansamantalang ilalagay ang pangangalaga sa mga bata. Sa isinagawang hot pursuit operation ng pulisya, naaresto ang mga salarin at nakabilanggo na ngayon sa Compostela Police. Dapat sir, yung sama mo yung pagdapat niya sa pamangkin ko. Walang kapatawaran yan sir. Okay, hindi namin napalain sir. Yung bata, maliit pa lang. Bakit nila pinapatan? Kaya mapriso na yan. Lifetime na siyang mapriso, sir. Kung hindi mo paanda maging ama o maging magulang, huwag mo nang gagawa ng pamilya. At saka sa mga kapitbahay, sir, dapat i-report agad kung ano yung hindi ka nais na mga ginagawa sa mga kapitbahay, sir. Inamin naman ng magulang ang ginawang pang-aabuso sa kanilang mga anak. Kasong frustrated parricide ang kakaharapin ng mga suspect. Mula sa PTV Cebu, John Arua, para sa Bayan.